Hello guys, welcome to my channel, Church Serrano Vlog. Guys pala, ang ating paglagay ngayong araw na to ay yung tungkol sa pagbabaklas ng mga porma tulad ng slab, ng biga, mga poste at slab. Kasi may nagtatanong pala guys sa atin kung kailan o anong tagal, ilang araw bago baklasin ang mga porma. Kaya guys, yan ang ibibigay natin ng kuwan sa kanila, sa mga nagtatanong, para meron naman tayong may share kahit papano sa ating mga naging karanasan sa pag-construction. Kaya guys, tara, samahan nyo ako. Kaya guys, ito na. Yung ganito palang forma guys, lalo na sa biga, eh, yung ganito, yung mga sidings, pwede siyang baklasin after 24 hours. Yung pinakasalo niya, guys, hindi pa pwede kasi delikado pa. Pwede natin to baklasin guys, mga 3 to 5 days. Pero ibabalik lang natin yung pinaka tukod niya sa gitna. Guys, tulad nito. Itong tukod na to. Babalik nyo yan pag nakuha nyo na yung pinaka-forma. Kasi kung kailangan nyo na sa ibang area, pwede nyo kunin. At babalik nyo lang guys yung mga tukod. Lalo na kung may load sa ibabaw nya, kung may slab. Yun ang importante, tukod guys. Kasi mahirap na magtiwala. Sa mga ganyan namang kolom guys, mga ganitong kolom, kung babaklasin niyang forma, 24 hours guys, okay yan, walang problema yan guys sa kolom. Yan, ganyan. Tsaka ganito guys, yung ito naman, yung slab, ganitong klase na slab guys, yung pang ilalim, ganun din yan, mga 3 to 5 days bago tanggalin. Kasi kung nangailangan kayo ng forma, pwede nyo nang baklasin 3 to 5 days. Balik uli ng tukod, ganyan ang proseso guys. Kasi mga delikado yung ganyang mga pa horizontal, yung mga pa vertical na forma, okay lang yan sa 24 hours. Kaya guys, yan. Ganyan lang ho guys ang pag katanggal ng forma. Kasi kung lalo na yung mga nagtitipid sa pamorma guys, yung sakto lang sa budget, ililipat. Kaya pwede kunin sa 3 days. Basta huwag nyong kakalimutan ay yung tukod na, para sigurado kayo sa inyong mga pagbabaklas. Kaya guys, ganyan ang may share ko sa inyo sa pagbabaklas ng forma, yung pa vertical walang problema. Kasi patayo lang naman siya. Ang pinaka ang may problema diyan guys, na baklasin niyo kinabukasan ay yung mga horizontal tulad ng beam, slab. Yan, yan ang medyo delikado. Kaya kung sa mga baguhan, hindi alam mo yung proseso at kinabukasan tinira agad o ilang araw, pag nag-crack yan, medyo may kakuanan yung inyong bahay guys. Kahit paano, may bibigay akong may share sa inyo na kaalaman sa pagbabaklas
kahit simple lang, pero malaking tulong yan guys sa inyo, lalo na doon sa mga baguhan at sa mga nagpapagawa ng bahay na yung sakto lang ang budget, hindi na nakuha ng foreman o anuman, sila na lang gumagawa. Kaya kahit paano, itong video to para sa inyo to guys. Yan ang i-share ko guys. Sana tapusin yung video to para nakita nyo yung mapanood nyo kung paano ang pagbabaklas ng forma, kung ilang araw o anong tagal nya guys. Yan guys, maraming salamat. Sana may naibigay ako sa inyong konting kalaman, lalo na doon sa mga baguhan at sa mga nagpapagawa ng bahay na hindi na kumuha ng foreman o engineer, sila na lang. Kaya maraming salamat sa inyo sa pagsusuporta ulit sa akin sa channel ko. Sana may naibigay akong konting kalaman o na-share ko sa inyo yung aking nalalaman sa construction. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Kaya bago ko tapusin tong video to, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please paki-subscribe na po. Maraming salamat po sa inyo. Pala, shout out pala sa mga supporter ko at lalo na sa aking asawa na si Sally, TikToker. Paki-follow nyo po. At yung anak ko na si Carlita na TikToker din, paki-follow nyo rin po. Yan, maraming salamat po sa inyo. Sa muli, God bless.